Okay, so welcome back sa ating tips and tutorial sa pamamaraan ng pagle-layout natin ng lababo. Ano nga ba yung mga kailangan nating paghandaan, pag-intindihin, i-consider, at kung ano yung pinaka-the best na pamamaraan kung kagaya nito, pansin nyo. So walang mga nakaabang, lahat, pati dowel, pati doon sa floor niya, walang nakaabang. And then, ano yung pinaka-the best na paglalagay natin ng forma para hindi pangit yung forma o kaya kalalabasan nung gagawin nating lababo. Ibig sabihin, hindi siya naglulundo. Kumbaga, gamit na gamit mo yung ilalim kasi napakaluwang, gawa nga nung manipis lang yung ilalagay natin. Pero, yung nipis na yon matibay. So, paano nga ba natin siya ginagawa? So, ito yung pamamaraan na pwede nyong gamitin, pwede nyong maging sabihin na natin na maging gabay sa paggawa ng lababo ng mga kamasta, no? So, sa ngayon, syempre, ang gagawin muna natin, layout muna tayo. So, mula dito sa may flooring, finish natin dito ay nasa 85 cm. So, depende yan, mga kamasta. So, syempre, titingnan natin kung sakto ba sa client natin. And then, kung gusto niya na mas mataas. So, dapat yan, nakikipag-cooperate kayo dun sa may client natin, no? And then, kung dito, mga kamasta, wala siyang nakaabang. Lahat, wala. Sabi ko kanina, walang dowel. So, ang ginagawa namin dyan, pagkatapos namin formahan, gamit ang 3/4 na plywood. So, lahat po yan, 3/4. So, wala kang makikita ng mga maninipis na plywood. So, pag manipis kasi, prone sa lundo. Ang isa pa doon, pag prone sa lundo, ibig sabihin, madodoble trabaho kasi nga, kailangan mo palitadahan ulit kasi nga, wala sa hulog, wala dun sa may, kumbaga, kailangan mo siyang tapingan kasi lumundo na siya. So, yun yung mga bagay na hindi natin papayagan na mapapadoble trabaho. Dito, medyo mas magasto lang dun sa may materials ng pagbubuhos o kaya yung bago magbuhos kasi yung forma, kailangan mong kumuha ng plywood. Pero sa amin, kagaya niya, no? Although, itong mga plywood na ito, mga kamasta, kahit na ulit-ulitin mo siyang gagamitin, okay pa din. Ang kagandahan pa niyan, yung plywood na yan, mga kamasta, ang gagawin na lang ito natin ay kumbaga uulitin mong gamitin sa pamamaraan ng pagpoporma ulit. Yan lang yon. So dapat yan alagaan mo rin. So kung meron na nga sana tayo yung mga board na pwede pang gamitin dito, mas mainam na naman. So dito, kita nyo walang dowel, pero napansin nyo yan, may butas na tayo. Ayan. So itong butas na ito, mga kamasta, papalamanan natin siya ng epoxy. It's either yung concrete epoxy o kaya naman ANB. All purpose, mga kamasta, pwede naman po yun. So kung wala kayong concrete epoxy, okay lang po yun. Pero kung mas maganda na concrete epoxy. So ito, ipapalalim pa natin mga 3 inches o kaya naman 2.5. So malaking bagay na po yun na nakalubog. Ngayon, yung lapit na ito, distance na ito, naka 15 cm. Yan, 15 cm yan. Depende sa haba. Kung mas mahaba, mas malapit ang gagawin ninyo para sa forma niya o kaya yung paglalagay ng mga bakal. So, nasa 10 inches, ganun. So, yun ang ginagawa natin. So, dito, natapos na yung pintura niyan. Ginagawa natin, chinichip natin yan. Alisin natin yung pintura, pinapalabas natin yung pinaka-rough na part para kumapit yung buhos. So, hindi lamang yung bakal. Kasi kung hayaan mo siya na ganyan, guhitan mo, gitli-gitlian mo lang, wala rin, walang tulong yun, lalo na't may pintura na siya. So, dapat yan, tiktikan mo ng buo yun at sa paligid niya. So, ang finish natin dito, 2 inches, 5 cm, kamusta, no? So, kung napapansin nyo yung lapis natin, yan na yung finish niya. So, yung vertical na ito, ayan, yung 15 cm, and then yung horizontal niya ay nasa 10 cm na. So, halos magkakatabi na ho yun na bakal. Kaya nga po sabi ko, kahit na manipis, malakas. And then gamit natin dito 10mm na bakal corrugated. Ito siya. So yun yung mga materials na ginagamit natin. Ang isa pa dito, kung napapansin nyo, yung pinaka partition. Yan. Pinaka partition niya po ay buo, nabuhos namin. Kaya ho siya malakas. Buo yan, at the same time, yung bakal, continuous po yan. Yung wall na yan, kung saan diretso ho yan na pupunta dun sa may baba. Yan. Diretso po yan hanggang dun sa baba niya. Kaya ang ginagawa namin dyan, para kumapit yan, yung buhos natin, hindi mo hayaan na hindi mo titiktikan. So titiktikan natin yan, alisin natin yung tiles na kung saan, kasi natapos na yung tiles na ito. Yan. So nauna na yung tiles ngayon, titiktikan natin yan, tapos
babarinahan natin ng paglalagyan ng bakal natin. So yun yung paraan natin. Kumbaga, walang putol dito. Pagka yung bakal na yan, dire-diretso, naka 90 degrees dito, papunta dun sa wall na yon. So tsaka natin ikakapit yung mga ayan, vertical natin na mga bakal. So yun po yung pamamaraan natin. So take note mga kumasta, no? Yung pagbubuhos natin dito, hindi po pwede na pag binuhusan mo bukas, tatanggalin mo na. So dapat may curing time, kahit at least 2 days o kaya 3 days, pwede na po yan. Basta huwag nyo po nang tatanggalin yung nasa ilalim. So ang tinatanggal namin na nauna kasi, yung mga sidings, and then yung mga nakalagay dyan sa may side niya. So yun yung mga ginagawa namin, kasi binababad natin ng tubig yan kung sakali, o kaya ilalagyan natin ng tubig. Okay? And then yung forma naman natin, para sa sink, huwag nyo kakalimutan. Doon sa may cooktop natin, huwag nyo rin kakalimutan. So, yun yung mga ginagawa natin. Actually, dito sa part na to, yung sink natin nandito sa may bintana. So, yun yung mga usually na ginagawa natin. Yan. So, hopefully, nakapag-share tayo ng idea pagdating sa paggagawa ng lababo. Okay?